Yes, at dahil nga kanina pinag-uusapan ng mga napag-usapang issue, ngayon may bago tayong segment na ang tawag ay ang tweet naman. Oh, tweet naman. Yeah. Saan pag-uusapan naman yung mga naging trending sa Twitter sa nung mga nagdaang linggo. Ay, gustong-gusto yan ng mga tao. Oo, so maganda to ha, kasi yung mga opinion natin, makikita, maririnig. Tama. Tsaka hindi natin alam, ito yung audition natin, kunin tayo TV Patrol. Pwede rin. Pwede rin. O kaya, ano yan, the bottom line ba yun? The bottom line. Oh, yeah. Tito Boy, you know, I believe. Tsaka remake ng ng The Buzz. Yes. Oh, pwede. Lahat na ng show kinuha natin, ha? The wheels on the bus. Okay. Ang trending topic number one, ano ba? Eto. Ayun. Yung managmala, ano ha? Nagmala Aldab, itong Vice yun. Va? Di ba? Paano ba Vice yun? Vice Ion. Vice Ion. Vice Ion. Vice Ion. Ano ba sa'yo ko? Vice yun? Vice yun. Vice yun. Vice yun. Vice yun. Pwedeng Vision. Lakas maka Marvel. Pwede. Nag-Twitter. Oh, ano, guys? Ano na? Wala nakanood. Wala nakanood. Hindi pa nakapanood. Nagla-lunch ata tayo nga panahon to. Oh. Tsaka syempre, kita-kita din natin kung gano'n sila ka-happy sa social media. Di ba? Nakikita natin yung mga posts din nila. Kumbaga ngayon, parang na-break lahat ng walls, na-break yung, alam mo yun, na nawalan ng boundaries yung love dahil sa ginagawa nilang dalawa ngayon. Nakaka-inspire pa sila para sa ibang tao na gusto ding mag-out pa ng relationship. Diba? At ipagmalaki yung taong nagbibigay ng kasiyahan sa kanila at nagmamahal. Totoo. Parang I remember yung isang caption ni Ganda, ni Meme dun sa Instagram post niya na this love is so special para itago. True. Diba? Parang ganun ata yung caption niya. Ano daw ikakahiya niya? Wala ayun, parang ganun. Wala naman talaga dapat. Sobra. Sobrang happy nila and we're happy for them. Sobra. Well. Ayan. Next trending topic. Ano ba yan? Ayan. Si Vice Second President. Topic natin ay nung tinanggap ni Vice President Lenny Robredo ang appointment niya as Drug Czar. Drug Czar. Ano ba yung Drug Czar? Drug Czar. Laban sa drug. Parang isa siya dun sa mag-head ng anti-drug campaign ng company. Ng government. Company. Ng government. Ng government. At tinake niya sa challenge talaga yun sa kanya. Oo. Tama. Ano daw? Ano yun? Tama ka ng tama dyan. Hindi ko narinig. Lang ako. Parang latest news about it is gusto niyang alisin yung Opland Tokha. Ibuhin niya yung way kung paano labanan tama yung drugs. Drugs. Tingnan natin. Kailangan abangan maganda, yan. Magandang gabi, bayan. Susunod! Lakas makanyo. Nakatuto kami. Di pala yun. Sa kabila pala yun. Sa inyo naman. Eto, meron tayong excuse me po. Meron tayong traffic update. Update? Update? Traffic update. Sa inyo naman, Kuya Luke. Okay. At na, alamin na natin ang ating pangatlong issue. Maraming salamat. Ay, oo. Yun. Fresh na fresh ang kanyang pagkakapanalo. Dito natin nalaman kung anong ibig sabihin ng pangalan niya. Ethel Alcohol. Alcohol. Oh, sobrang trending din yun, ha? Sobrang. At saka yung the way na sinagot niya, parang hindi siya nagjo-joke. Sabi niya, ano ba yung sabihin ng pangalan mo, Ethel? Alcohol po. Sabi niya, as in, seryoso talaga siya. Natawa si na Ate Vice. Oo. Kasi galing kay, ano yun eh, kay Sir Ogie, di ba? Yung mga pagbigay ng meaning ng pangalan. Alam mo, tinanong ko, sinabi ko kay Mama, Mama, si Ethel Buba panalo sa TNT. Ay, nagtaka pa kayo. Magaling talaga yan. Pati sa kabilang, ano, noontime show, nanalo din siya. Oo. Actually, talaga, pinatunayan niya na siya yung ang gavogable pagdating sa mga sinatakas. Yes. Sa mga, congratulations naman kay Miss Ethel. Yeah, yeah. Oh, tsaka nakasama. Susunod! Excuse me! Yeah. Engaged na si Sara G. Congratulations! Alam nyo ba, pag kinasal na si Sara G pa rin siya. Joke pa yun. Oo nga, parang nasabi. Parang deja vu. Last week din. Hindi, kasi ano yun? Sara GG. Ulit-ulitin na naman niya. Hindi daw niya joke. Hindi daw joke yan. Hindi, nakita ko lang sa Facebook. De, Sara G Square. Ay, pwede. Pero mas gusto ko yung kay Jin. Jimboy G-Square. Ano yung sinabi mo, Jin? Sara? Sara GG. GG. GG, well played. Laban na laban. Go na go. Dito naman, oh. Sa picture ba lang? Ang cute nila. Ang cute nila. Sinasakal niya si Bruno. Sana oil. Alam mo na.
Parang ikakasal sa Cal, parang hindi ko alam kung fake news yung nabasa ko, pero 1 year na daw nila yun engaged sila. Ah, 1 year. Sabi ko lang, hindi ko na tignan so parang pinablik lang nila ngayon. Oo, ngayon lang nila pinablik. Pero there are some things naman talaga na dapat you have private. To... Yeah, private. Pero I'm happy kasi ang tagal na nila. And yes. Nakita mo na mahaba ang pasesya. Sana all. At saka sana worth it yung paghihintay ni Ate yes. Sara sa Mr. Right. Totoo. Same yes. thing din, of course, with Mateo. Mateo. Congrats! Congrats, Ate Sara and Mateo. Susunod! Susunod! Yay! This is the day na pinakahinihintay ng mga netizens kasi nung kinasal pa lang sila ni Kuya Erwan, naggumawa na namang mga pangalan para sa kanilang magiging anak. Sinabi ko na kay Ate Anyan, sinabi ko, kailangan, ano? Pag kayo nagkaanak, ano, Susmar, Susmar Yusap. Nabasa ko na yan on-air. Nabasa ko na yan online. Hindi niya sinabi on-air. Sinabi niya yun. Bilong niya sa'yo. Bilong niya sa'yo. Susmar Yusap. Pero kung kayo guys, kung meron kayong witty na name for the baby, anong gusto niyo ipangalan dun sa... Wala akong, hindi ako witty eh. Okay, ano na lang, oh, kahit hindi witty. Ay, kasi pangalan. Paki. Mag-isip ng witty. Pakiusap. Ay, get it. Pakiusap! Magaling ni Kuya Carlo, maganda yung punchline niya. Magaling ako magbato. Really, ng information. Ang hirap. Maki. Sabihin mo, sabihin mo. Maki. Makiusap. Iniba mo lang yung letter, isang letter. Pero congratulations din, of course. Congratulations. Erwan. Ano tawag sa ano hindi parte ng anong tawag sa hindi parte ng pamilya niya pero ano lagi sumasama. Ano? Nakikiusap. Okay. Wala mas maganda yung kanina eh natawa ako din. Na. Happy Monday. Happy Monday. Happy Monday. Pero congrats sa kanina. Yes. Super congratulations. Uy, baka yung mga madlang onliners natin may mga witty names. Uy, nakakagulat. I-tweet niya na yan. Ano, i-comment nila. Kahit ano, wala pa. Nakakagulat kasi kakatapos na nang magpasikat. So, if you really, ano, parang marirealize mo, ginawa niya yung ginawa nila ni Jean, na buntis na pala siya noon. Yes. Oh. At saka, mas thrilling siyang, kung iisipin mo na, ginawa niya yun na preggy siya. Kaya pala, parang may sinabi siya doon sa isang, ano, sa sabi niya, parang ito yung magpasikat niyang pinaka-natakot siya. Oo. At saka, nag-thank you siya kay Kuya Erwan. Na pinayagan siyang ano, gawin yun. Okay. Yun na pala, may connect-connect na. Kaya pala nasabi niyo yun. Yun. Pero ano ah, sobrang brave din ni Ate Anne. Kasi ilang beses na siya parang hindi na lang ako tutuloy, parang si Jin na lang gagawa ng stunt. Pero tinuloy niya pa rin para sa madlang people. Oo. Yeah. Props to Ate Anne. Galing talaga. Oh, nandun ka, Jin. How was the experience na knowing na may ganung sitwasyon? During that time? Nung time na yun kasi wala talaga nakakaalam. Di namin alam. Mm-hmm. Tapos, siguro ang galing din magtago ni Ate Anne kasi habang nag-rehearse kami, nakasweater lang siya. Oo. Sobrang casual lang din. Tapos, ano, hindi mo mamamalayan na yun pala na nagdadalang tao na si Ate Anne. Pero at least pinayagan siya ng doktor. No? Oo, tsaka kasama natin araw-araw, di talaga natin namamalayan. Sobrang tapang ni Ate Anne para gawin yun. Sobra. Mga people, let's rock!